si Mama Mary lang daw ay gigising on the second coming. 'Di ba? Mm-hmm. Parang natutulog mm-hmm. daw, parang ganoon nandoon siya sa ewan ko ano bang tawag nila doon. Na parang place parang, na kumbaga, marami kasi yan yung iba parang ang tawag nila ay soul sleep. Oo. Parang wala daw nalalaman ng patay. Parang ganoon. Eh, 'di ba? Eh. Alinaw-linaw nga nung hello mga ka-faith. So Brother Adrian Milag here. Today kasama ulit natin isa sa mga kaibigan natin at isa sa magagaling na kilala ko na Catholic apologetics pagdating sa pagde-defend ng Catholic faith, pagdating sa about our Catholic theology. Isa to sa kilala ko na pagdating talaga sa pag-explain at lalo na tukol kay Mama Mary ay isa to sa mga tao na isa sa tinitingala ko. So, yung ating ka-faith na si Brother Lors. Yan. So bro, kamusta? Ayun, okay naman. Medyo tumaas ang aking emosyon nung aking nabasa yung yun nga yung didiscuss natin ngayong gabi, ano? Or ngayong araw, kung anong oras man nila mababakitigan or mapapanood ito. Yes. So, ito yung ano, gagawa tayo ng commentary video or reaction dito sa isang page, Protestant page to, di ba? Si Kristiyanong in Lababo, di ba? So, talagang lately, yung mga posts niya, inaatake talaga yung ano eh, Roman Catholic, talagang very specific siya. At ang atake niya more on kay Mama Mary, di ba? Parang nagsimula to nung yung sa viral na video sa TikTok. Yung, yes. Di ba yung sa Hail Mary na sinabayan daw ng demon. So doon nagsimula itong si Kristiyanong in Lababo. So and lately meron siyang pinost, di ba? Sa page niya na is it okay for Christian to pray to Mary? Tapos yes. Nagbigay siya doon ng mga points. Yes. Tapos nagbigay pa ng mga reference. Di ko alam saan niya kipinagkukuha yung mga reference niya. Yes. Oh, di ba? Out of context. Parang, ang hirap kasi, ito kasi yung problem eh. Di ba? Magbibigay ka ng komentaryo sa isang bagay na hindi mo naman talaga alam. Tama. Bibigay ka ng opinion mo sa isang bagay na hindi mo naman talaga naiintindihan kung ano yung sinasabi mo. Kumbaga, ewan ko, di ba? Kung nag-aral ba siya ng Catholic theology or inaral niya ba talaga yung history ng Catholic Church, yung magisterium, para alam mo yun, yung mag-commento, magsabi ng kung ano-ano, na without knowing real talaga kung ano, kung saan pinanggagalingan yung sinasabi niya. Kasi ang dami naman dyan sa internet, makukuha ka mga opinion ng ibang tao na mali yung source. Diba? Mali yung interpretation ng pinagkukuhanan nila. Very biased. Diba? So, kung ganun, di sana, nagtanong na lang siya sa Katoliko kung gusto niya linawin at maintindihan yung dogma about our Blessed Mother. Kasi ang problema kasi sa kanila, kahit naman na ipaintindi mo sa kanila, hindi rin naman talaga nila iniintindi at hindi rin, ayaw rin naman nila tanggapin. Kasi pag tinanggap nila yon, magiging Katoliko na sila, di ba? Exactly. Di ba? And alam ko yung pinanghugutan nila kasi diyan din ako galing before. Yes, dahil dati ko naging born again ka noon, di ba? Oh, pero looking at it back, parang binabasa ko yung post niya, sabi ko parang maling-mali talaga 'to. Siguro kung nandun pa rin ako, sa tingin ko tama yung pinagsasabi, pero looking at it now, nung naging Catholic ako ulit, no? Na-revert ako sa pananampalatayan. Sabi ko, sana man lang, nag-aral man lang siya, maski konting Mariology, bago siya mag-post ng gano'n. Kasi, ang dami talagang off doon sa pinaglalagay niyang ano doon, doon sa post niya. Hindi ko rin alam kung saan niya exactly nakuha yung mga yun. So, medyo, honestly, medyo nung mabasa ko, tumaas talaga emotion ko. Sabi ko, ako, si Mama Mary, ina-atake niya.
kailangan mag-ano ko dito. Sa totoo lang, ayaw ko talaga dapat. Because when I start, I cannot stop. Ganun ako. Ayun. Bali lang points yung sinabi niya dun. Actually, marami siya. Pero ang nakukuha nating general idea, sinummarize ko siya, is apat eh. So let me quote, sabi niya doon. Sige, sige. Una, Mary's unique position as a mother of Jesus did not give her any more access to God than another believer in Christ that is given to that specific believer. So hindi ko alam kung intention niya na sabihin na Mary is just the mother of Jesus and that's it. There's nothing special about her. Period. Parang ganun yung lumalabas dun sa punto niya kasi. So ayun yung unang point na makukuha natin. Ikalawa, she is worthy of admiration. In fairness, natuwa ko doon na sinabi niya yun. But there's nothing special about her. Kumbaga, nangyay lang talaga siya ng Jesus. Ganun. Ganun yung makukuha natin pag binasa mo ng buo yung ano niya eh. And ikatlo, praying to Mary, nasa title na rin ito, praying to Mary is not found in the Bible. Really, malalaman natin yun mamaya. So number four, we see Mary, tayo daw as Catholics, as mediator in her own right and therefore worthy of receiving prayers from Christians. And allegedly, this is supported daw by the bodily assumption teaching tungkol kay Mary na inakyat siya sa langit na yung body and soul buong-buo and the doctrine daw of Immaculate Conception. So yun yung apat na nakuha ko dun sa post niya. Oo. Yes. So, isa-isay natin yan, kapatid. Oo. So, yung unang point niya. Yung kumbaga, yung unique position daw ni Mary as mother of Jesus did not give her any access to God compared to regular believers. So, in short, there is nothing special about the Blessed Mother. So, unang-una, in our Catholic theology, in our Catholic teachings, we regard the Blessed Virgin Mary as the Queen Mother. Yes. So, saan natin makukuha yung belief na yun or, kumbaga, teachings na yun? It can actually be traced on the Old Testament. At yung title actually na ginamit doon is Jebira, the Great Lady or the Queen Mother. And actually, itong specific title na to, it applies to Davidic kings. So, ibig sabihin, yung mga hari na yung lineage nila or yung dugo nila can be traced back to King David. That's how unique that title is. And makikita natin yan on several scriptures such as 1 Kings 11:19, 1 Kings 15:13, 2 Kings 10:13, 2 Chronicles 15:16, Jeremiah 13:18, and Jeremiah 29:2. Iilan lang to. Kung iisa-isahin natin sa Old Testament, marami ka pang makikita. And in relation to that, kung titingnan natin, especially on the Gospel of Matthew, chapter 1, verses 1 to 16, alam naman natin that Jesus is the heir of King David. That is why one of his titles, di ba, is the Son of David, the Son of Man. Yan yung makukuha natin. So therefore, tayo bilang Katoliko, tracing back to this specific practice sa Old Testament, we also give honor to Mama Mary as the Jebira or the Queen Mother. So syempre, common sense, anak mo hari. So, ano yung nanay? So, therefore, she is the Queen Mother. Hindi dahil kasing taas niya ang Diyos or mas mataas siya kay Jesus, but because we have to honor as well yung nanay nung hari. So, yun yung makukuha natin sa Old Testament pa lang yun. But then, makikita natin, ginamit nung si inlababong Kristiyano na yun na yung verse 11 sa Luke chapter 11 verse 27 to 28. Siguro maganda basahin natin siya. Luke chapter 27 verse 28 sa New Living Translation. As he was speaking, si Jesus ang tinutukoy dito, a woman in the crowd called out,
God bless your mother, the womb from which you came, and the breast that nursed you. Verse 28, Jesus replied, but even more blessed are all those who hear the word of God and put it to practice. So kung sa unang tingin, kung titingnan mo siyang literally, parang ang lumalabas doon, parang dinidisown ni Jesus yung mother niya. But then again, we have to look at it contextually. First of all, the verse doesn't downplay Mama Mary. It even, sabi ko nga doon sa post, doon sa page mo na, yes, it even proves how blessed Mama Mary is. And contextually, ang gustong iparating ng verse noon, this verse is trying to explain that a person or ang isang tao is not merely blessed by having a blood relation to Jesus, but by being obedient to the word of God. So, ibig sabihin, it doesn't qualify na halimbawa, blood relative ako ni Jesus, eh automatically blessed na ako. That's not the case. Kasi kung babalikan natin on the same book, diba sabi doon sa verse 28 nga, sabi doon, but even more blessed are those who hear the word of God and put it to practice. And doon sa mga naunang chapter, specifically on Luke chapter 1 verse 26 to 37, ito yung visitation ni Archangel Gabriel to Mary. And in-announce ni Archangel Gabriel kung ano yung salita ng Diyos para kay Mary, yung kalooban niya na siya yung magdadala ng Messiah, ng Savior. Yung sabi nga doon sa verse 37, for the word of God will never fail. So, ibig sabihin, ang dineliver ni Archangel Gabriel is the word of God. And anong sabi doon? Ang response ni Mary on verse 28, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. And the angel left her. So therefore, according to that standard, sino daw ang taong blessed? Those who kept and obeyed the word of God. Yes. Ano ba ginawa ni Mary? Ano yung response ni Mary doon? Di ba sabi niya, may it be done to me according to your word. Ilan ba sa atin ngayon bilang mga Katoliko or sabihin na natin bilang Kristiyano in general ang kayang gawin yun na mag-respond sa word of God? Yes, I will believe, I will obey, and I will follow. Yun yung punto ng verse na yun eh. And it even proves further that the Blessed Virgin Mary is actually blessed because she listens and obeys the word of God. So, in accordance to verse 28, pasok na pasok si Mama Mary doon. He did not disown his own mother talaga. Ngayon, if they will argue, sabihin natin, if they were argue, sabihin natin, yung point nila na walang special access si Mama Mary kay Jesus. Let us go to the story of walang wedding access si Mary kay Jesus. Wedding at Cana. So babalikan natin 'yun. Alam naman natin that the story na ubusan ng alak wine doon. Yes, for the visitors. And then anong ginawa ni Mary? Sinabi niya kay Jesus kung ano 'yung nangyayari. Ano sabi ni Jesus? Woman, why do you involve me? The hour has not yet come, diba? Oh, baka sabihin na naman nila, oh, see, woman lang ang tinawag kay Mary. So, ano, dinidisown niya yung nanay niya. Pero, let us look at it. Diba? Let us look at it contextually. In the Jewish tradition, yes, diba? Medyo malalim kasi usapin to eh. In the Jewish tradition, when you call someone woman, it is actually honorable. When you call your mother woman, it is actually a sign of respect. Yes. Hindi siya kasi katulad, loose kasi yung translation sa English. Sa ating kasi pag tinawag mo yung nanay mo, hoy, babae. Parang bastos para sa kanila. No. Hindi. It's very respectful. And actually, medyo prophetic siya. Kasi tingnan mo, Genesis chapter 3, verse 15, ano sabi ng God the Father doon? I will put enmity between you, the serpent, and the woman. The woman. And between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel.
So, parang it's as if pinapakita pa nga sa verse na yun yung special role ni Mary being the woman in enmity of Satan, which is the serpent. So, tell me, where exactly on those verses on scripture, if properly interpreted, does it say that Mary is just an ordinary woman? Na wala siyang access kay Jesus na special or something whatsoever. Yung pa lang eh. Tapos ang nabasa ko pa doon, Bible, parang the biblical Mary. Sabi ko, this is not biblical. This is just your understanding of the scriptures, but this is not biblical. Yes, sariling biblical interpretation niya. Yes, kasi that is the way you interpret scripture. Babasahin mo siya ng buo. Hindi yung nakakita ka lang, oops, then this is, therefore, this is what it means. It leads to a lot of misinterpretation talaga. So, yes, yan pala, point one, wala na talaga eh. Napatunayan na talaga natin that there's something you have to suspect about this post. Yeah, ayun, parang narinig niya lang kay pastor or sa pastor niya, ganyan. So, inisip niya na yan ay magisterium. Ito na yung ito na yung truth para correct. Mm-hmm. Kasi parang ano eh, kung titignan naman natin, 'di ba? Ang hindi naman talaga eh, 'di ba? Hindi naman talaga magkakaroon ng ibang religion or ibang interpretation ng Bible kung wala naman talagang umalis or hindi naman talaga nagkaroon ng yung si Martin Luther, 'di ba? Yes. I mean, correct. kung hindi nangyari 'yon, kung ano yung bilang isang Katoliko, Kristiyano, yun yung interpretation until now na paniniwalaan at talagang paninindigan ng simbahan, 'di ba? Kumbaga, kaya nga ginawa 'yan eh, 'di ba? Kaya nga inayos yun sa Bible kung ano talaga mga librong dapat nandyan. Kasi nga, ang dami-dami ng mga interpretation ng nangyayari nun, mga heresy. Di ba? Mm-hmm. So, kaya, yun nabuo yung Bible, kaso nagkaroon naman ng Martin Luther. Diba? Yes. So, yun, nag-interpret rin siya ng sarili nila. And by the way, bro, since nabanggit mo si Martin Luther, even Martin Luther, ito yung statement niya regarding Mama Mary. Sabi niya that the Blessed Mother is actually full of grace. She is so full of grace that she disowns sin. So tell me, maski si Martin Luther siya nagsasabi nung kalagayan ni Mama Mary na full of grace talaga. How actually, can that si Martin Luther is Marian devotee siya, eh, di ba? Before, And the priest. So, even yung Protestant founder, yung nagpasimula ng Reformation, nagsasabi that Blessed Mother is really grace. Sinasabi niya yung status ni Maria. Tapos, all of a sudden, thousand of years later, biglang may mag-claim na, hindi, ordinaryong babae lang siya. Yeah. Anong karapatan mo to claim something like that? Diba? So, parang yun. Kaya nga eh, kaya naalala ko yung kinukwento ni Brother Noe Dora na pag dumating na daw yung labanan ng dragon tsaka ng woman ni si Mama Mary, di ba? So, pag pinipikit daw yung mata niya, nakikita niya daw na sino kaya yung kakampi ng mga dragon. Di ba? Kasi sigurado siya mga Katoliko si Mama Mary. Paano kaya yung ibang sekta? Parang tatakot daw siya, parang pag pinipikit niya yung mata niya, parang nakikita niya mga kakampi ng dragon, yung mga tumutulig sa akin. Na ordinaryong babae lang si Mama Mary, di ba? So, yun. So, yung point number two naman, bro. Yes. So, point number two, sabi doon, she is worthy of admiration, but there is nothing. Kumbaga, ang pinupunto doon is nothing special about her. She's just like a regular Christian, an ordinary Christian. If that is the case, ordinary Christian, ordinary Christian. Kung titingnan kasi natin sa Bible, sige, since Bible alone sila, gamitin natin yung reference sola scriptura. Sola scriptura.
kung titingnan natin doon yung salutation ni Archangel Gabriel kay Mary, ang translation nun sa Greek, Hail Mary, Kyrie, Keka, Ritomene, or yung tinatawag nating Full of Grace. She was actually called, kung makakabasa lang tayong lahat ng Greek, no? She was called in such a manner as if yung pangalan niya is Kyrie Keka Ritomene instead of Mary. And alam natin na scripturally sa Bible, whenever someone is named or nagpapalit sila ng pangalan, it signifies something important or may sinasabi ito tungkol sa role nila. For example, yes. Si Abram, naging Abraham. So after noon, naging father of all nations. Of all nations. From Saul, who is a persecutor of Christians, of the believers, naging Paul siya, who is actually an evangelizer and a great na nagpapakalat ng pananampalatayang Kristiyano. So, ganun yung nangyari kay Mama Mary. And furthermore, sabi ng mga Bible scholar by the name of Carol Stolmuel, sabi niya doon, being full of grace, ibig sabihin daw noon, Mary was the object of God's grace and was chosen long time in the past as prophesied in Isaiah chapter 7 verse 14. Sabi doon, therefore the Lord himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. And obviously, para ma-fulfill yung purpose na ito or yung prophecy na ito, anong gagawin ni God? God would not choose just an ordinary woman but bestow upon that woman bountiful and supernatural blessings. Yes. If she does not have, kumbaga, if she does not have supernatural or sabihin natin special access to God, as this post implied, bakit ganon yung greeting ni Archangel Gabriel? Pwede naman sabihin niya, oh, you're so blessed. Sabihin natin, you are worthy. Pero hindi eh, Kyrie? Kyrie kay Kyrie talaga, taas ng ano niya, ng respeto, di ba? Mataas yung exaltation and kumbaga hindi lang to basta admiration eh. Yes. Kumbaga this tells something about the status of Mary. Pero mo anghel bibigyan ng kapurihang ganun si Mama Mary. So bakit ako bilang isang tao hindi ko siya bibigyan ng karangalan na katulad noon? Diba? And sa akin ang punto ko doon, not only should Christians be amazed kay Mary. Okay yun, ina-admire mo si Mary, ganyan, natutuwa ka sa kanya. Use her as an example. The fact is, she has a very special place in the heart of the church. Diba? In fact, si isa sa mga church fathers natin by the name of Irenaeus of Lyons, descendant of student of Polycarp, who is, by the way, a student of the Apostle John, illustrated her to be a new Eve. So, and marami pang writing si Irenaeus regarding Mama Mary. If gano'n na lang yung emphasis ni Irenaeus, a disciple of someone na tinuruan ni Apostle John regarding the Blessed Mother, bakit? Why put such an effort if she doesn't have a special place of honor sa ating inang simba? It doesn't make sense. Kasi yun yung gusto ko. Obviously naman, 'di ba? Kung dinisciple yan ni John, parang nakasama ni John ang si Mama Mary, 'di ba? Nakita niya in flesh, in sense, kita niya in eyes, naamoy niya everything. So siya mismo nasaksihan niya 'yun eh, yung 'di ba, yung kabanalan na 'yun. Nasaksihan niya yung kung ano ba talaga si Mama Mary in the eyes of God. So kumbaga tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, ikaw nga lang, makita mo lang si Pope Francis, grabe, Pope Francis, yung aura niya, nakita ko, ganito. Diba? So, imagine mo, what more pa kaya yung ina ng Diyos? Diba? Ina ni Jesus? Diba? Ano yung... Saka sinong susundin ko, yung church father na tinuruan ng disciple ni Apostle John? Yes, mismo direct. Yung isang taong sumulpot lang sometime 2,000 years after nun, di ba? So, mas credible si Irenaeus. Yun yung susundin ako.
Kasi yun yung naging ano eh, naging apostles ni Jesus eh. Yun yung tinuruan niya eh, di ba? Yun yung talagang naging mismong first, naging unang kauna-unahan. Di ba? Kaya tama. Kaya yun yung ano eh, pinangawakan natin bilang mga Katoliko, yung mga turo ng mga early church father natin na nasa atin bilang ano, nasa ating mga Katoliko. Ito yung pinangahawakan natin, yung kaya nga nabuhay yung magisterium natin dahil sa kanila eh. Dahil sila yung unang nag una na kumbaga sila mismo na witness nila sa Jesus, nakita nila. Di ba? At yun yung pinangahawakan natin until now bilang isang Katoliko na hindi lang tayo hindi tayo yung parang sumulpot lang, 'di ba? Nagkaroon na may pastor na naghumawak ng Bible, nag-interpret na ng sarili niyang interpretation, 'di ba? Nagkaroon na ng basis, automatic na simbahan. Oh, walang authority. Walang saan nanggagaling yung authority ng taong 'yun. Wala, 'di ba? Ano, sasabi authority, wala kasi ano, ito yung nagsalita kasi sa akin. Kasi nagbasa ako ng Bible. Nagbasa ako ng Bible. Di ba? So wala, walang, hindi credible, di ba? So correct. Ikaw ay gusto mo talaga ng yung kaluluwa mo, eh, kumbaga isipin mo kung saan ka talaga maliligtas. Eh doon na ako sa alam ko na may pinangahawakan. Di ba? Yung pati yung mga relic ng mga saint na yan, di ba? Like si St. John, St. Peter, nasan ba? Nasan sila? Saan sila nakalibing? Sino yung may hawak sa kanila? Nasa Protestante ba? Wala naman. Wala eh. Nasa Katoliko. Di ba? Yung writer ng Bible, nasa Katoliko yung mga buto nila. Oh. Tapos sasabihin nila, sigurado ba kayo buto nila yan? Mamimiloso pa yung mga yan. So yun lang. So may madadagdag ka pa doon sa point 2, bro? It's siguro emphasis ko lang din yung sinabi ni Irenaeus doon. Sabi niya, becoming obedient, she or si Mary become the cause of salvation for herself and the human race. So again, through her obedience, kumbaga nag-cause siya ng salvation, obviously para sa atin, kasi kung hindi siya nag-yes, oh, so sino yung mag-carry or magdadala sa womb kay Jesus for 9 months? And yes, of course, through her obedience, sabi rin ni Irenaeus, naging cause din ito ng salvation for herself. This supports the idea on verse 28 nung Luke chapter 11 verse 28 na binabanggit natin kanina. So, yung pa lang sa sinasabi niya na in her own right, medyo mali yung statement na yun. Well, in a sense, yung obedience na galing kay Mary, but then, if hindi siya nag-obey kay Lord, wala, hindi natin ma-achieve yung God's plan of salvation for us. Baka tumagal pa. Isa to actually sa basis ng doctrine natin ng Immaculate Conception eh. Yung sinabi na yun ni Irenaeus. So, kumbaga, ang church, hindi lang yan nag-imbento ng teaching na parang naisipan lang niya one time, we should honor Mary. So, hindi ganun. Nagkaroon lang, kumbaga, ng development. And then, noon nga, yung 1854, na-declare siya formally as a dogma to guide the faithful. So, is Mary worthy of admiration? Yes. But we should also honor her the way Jesus and the church honors her. Diba? Kung ito nga sila, Irenaeus and all of those people na nauna sa atin, honors Mary, bakit tayo hindi? Yeah. O yung gusto kong inagdag doon. Amen. Amen. So, point 3, bro. Yes, so point 3. Yung praying to Mary is not found in the Bible. Yeah. Medyo papasok na doon sa ano eh, intercession of saints. Medyo kaugnay siya. General. Oh. Diba, while the concept marahil of people asking to Mary to pray for them is not recorded literally or
word for word sa scriptures, the concept of intercession. Yes, intercession is actually found sa Bible. In fact, yes, yan yung tinuturo ni Paul on Romans chapter 15 verses 30 to 32, if I'm not mistaken. Nandoon yan, intercession, praying for the needs of one another. Mm-hmm. And secondly, sabi rin, the prayers of the righteous availeth much. Diba? The prayers of the righteous availeth much. So, who are you to say na wala kaming karapatan to ask for Mary and for the saints to actually pray for our needs? It's just like, halimbawa, si Bro Adrian, meron siyang specific intention or need. Tapos sabi niya sa akin, Bro, pag-pray mo naman ako about ganito, about ganyan. Sige, pag-pray natin. That's intercessory prayer. And that is also the concept why we Catholics pray to Mary and to the saints. Para in turn, we pray with one another. Kasi nga, we are a church eh. Yes. Kumbaga, they are praying with us. They are the triumphant church. The triumphant church prays with us and directs those intentions to God. Eh, di ba, pwede naman tayong dumiretso ng prayer na lang sa Panginoon. Of course, hindi naman namin pinagbabawal yan. Wala namang sinabi ang church na hindi ka pwedeng dumiretso sa Diyos. Pero ang concept dito is intercessory prayers. And may mababasa ka ba sa scripture na hindi pwede mag-intercede? Bawal. Christian, sa kapwa niya Christian. Wala naman. So why would you prohibit us? Ang binabato pa dyan ng ibang sekta, parang kasalanan daw yan kasi umingi ka ng nagdadasal ka daw sa mga patay. Parang... The first objection that I will answer to those people, where in the scriptures could you see or is it written that the saints are dead? Yun. Yan din eh. Parang sinasabi nila, patay na daw yung sila mga Mary. Patay na daw. Physically, maintindihan yun eh. Oh. Physically, yung mga saints, of course, they are dead. Patay na sila. Except for Mary, which is bodily assumed into heaven, soul and body. However, pababasa rin naman natin on Mark chapter 12 verse 27, God is not God of the dead. So wherever the saints are, they are more alive in us and than us, rather. Mas buhay pa po sila sa atin. And nakikita po nila nangyayari sa atin because they are in perfect union with the Father, Son, and Holy Spirit. Mm. And also in John 11 verse 26, sabi roon ni Jesus, and everyone who lives and believes in me will never die. Malinaw po yan. Is Mary a believer of Christ? Yes. So can she intercede for us? Of course. Kasi in perfect union na sila with God. So sino ka para pagbawalan kami to ask for the prayers of Mary and the saints? Pero yung mga yan, ang hihilig magpadasal niya, Pastora, padasal naman. Sama ka, love life na ako. Di ba? Pastora. Kung yun ang tao, gusto mo mag-pray for you, how much more are those saints na talagang proven na nasa langit and can pray for you? Oo, sasabihin mo talagang, grabe yung prayer mo, Pastora, ang lakas. Lakas talaga. Di ba? Oo, dinilig ni Lord yung dasal ko. Yun yung nakakatawa eh, dinadowngrade nila yung role ni Mary pero yung pastor nila masyado nilang ine-elevate. What's so special about that person? Diba? Sasabihin pa niyan, grabe, pastor, nung pinipray over mo ako, may kuryente. Electrician may, ba si? May power, talaga naramdaman ko yung power ni Lord sa'yo. Eh. Ganun, diba? So doon pa lang very contradicting na yung ano yung sinasabi nila. Saka hello naman 'di ba kung patay na si kasi inaano nila may mga naniniwala may ibang religion naniniwala na si Mama Mary lang daw ay gigising on the second coming. 'Di ba? Parang natutulog daw, parang ganoon nandoon siya sa ewan ko ano bang tawag nila doon. Kumbaga, marami kasi yan. Yung iba, parang ang tawag nila ay soul sleep. Oo. Parang wala daw nalalaman ng patay. Parang ganun. Eh, di ba? Alinaw-linaw nga. Nung
nung after nung Jesus was nung namatay si Jesus, 'di ba? Siya nga mismo bumaba sa mga patay, 'di ba? Tapos, 'di ba, sinama niya nga yung mga 'yon, 'di ba, pupunta ng langit. Pati nga yung ano eh, yung criminal na wala namang kamali-malay na, 'di ba? Sinama niya sa paradise. 'Di ba? Nanggaling sa bibig ni Jesus, "You will be with me in paradise." Tapos yung nanay niya, kakalimutan niya. Diyos ko naman, 'di ba, para. So kumbaga ilagay mo yung ito, common sense na lang ah. Ilagay mo yung sarili mo sa katayuan ni Jesus. Yung ibang tao ililigtas mo, yung nanay mo papabayaan mo nung class. Ayaw mo lang matulog ka lang diyan, nanay. Matulog ka lang. Diba? Parang bastos eh. Saka tandaan natin on Revelations 5:8 saka Revelations 8:3-4 kung hindi ako nagkakamali. Yes. Ini-illustrate doon that the saints can actually pray and intercede. So, anong sasabihin niyo na walang alam yung mga saints natin? Hindi ano yan. Parang, I respect your opinion, but ito yung ano eh, ito yung mababakas natin sa Bible and the traditions of the church talaga. Tsaka, yun nga, sabi na rin natin na si Mama Mary, buhay na buhay, makikita naman natin sa mga naging mga apparition niya. Fatima, yes. Lourdes, di ba? Yes, and how about those answered prayers? Paano na-answer yun kung hindi kayang mag-pray ni Mary with us sa mga intentions na yun? Or that's impossible. Tama. Ang bottom line lang talaga, ay nilang tanggapin nyo. Kasi pag tinanggap nila yun, magiging katoliko na sila. Diba? Kaya advice ko lang sa inyo, join us. Join us. Tanggapin nyo. Aralin nyo. Pag tinanggap kasi nila yung paniniwala kay Mama Mary, ano pang silbi ng pagiging born again nila? Katoliko na, diba? Mawawalan sa isa yung mga ikapu nila. So last point, bro, yung sinabi niya doon, sabi doon nga na we see Mary as Catholics daw, nakikita daw natin si Maria sa mediator in her own right, and therefore worthy of receiving prayers from Christians. Ito raw allegedly ay supported by her bodily assumption into heaven and the doctrine of the Immaculate Conception. Ngayon, medyo partially nasagot ko na to, no? Una kayo sa lahat, in her own right, medyo mali yun. Well, the obedience part na kay Mama Mary yun, yung salvific part, kumbaga, yung preventive salvation na nangyari sa kanya during the Immaculate Conception. Si Lord ang may dahilan nun. Bakit? Siyempre, kailangan, unahin niya munang linisin yung magiging vessel ni Jesus. Alam naman kumuha siya ng kung ano, sino-sino lang dyan, di ba? That is why, na-formulate yung tinatawag nating Immaculate Conception. Yeah. And kanina, na-brought up ko rin si Irenaeus, yung sinabi niya, being obedient, she became the cause of salvation for herself and hope for the human race. I think that was written sa Against Heresies, Book 3, Chapter 2, Paragraph 4. Doon po yan makikita. If this specific church father believes in that, so therefore, hindi po ito invento lang na inang simbahan. We have to remember na yung mga dogmas ng church, yung mga definitive teachings, yung Pope natin, yung Magisterium, wala po silang karapatan magdagdag ng kahit anong katuruan or baguhin na hindi naman pinapaniwalaan ng early church, hindi matatagpuan sa scripture saka sa tradisyon ng simbahan. No. Ang appropriate dyan is that throughout time, nagkaroon ng development of doctrine and na-define siya. Why would the church need to do that? Para maiwasan yung mga heresies, mga schismatics at saka division sa church. Para kumbaga, may guidance tayo. Meron tayong gabay. Alin yung dapat kong paniwalaan at alin yung hindi. So kung inaangal nila na kaya lang naman kayo naniniwala dyan kasi it was approved by a specific pope, then nagkakamali po sila.
kasi rooted to noong panahon pa. Dinefine yes. lang po. Okay? Magkaiba yung dinefine doon sa inimbento. For example, Philippines itself. Wala pang ang word na Philippines. May Pilipinas na. Same goes with the belief about the bodily assumption and the immaculate conception. Noon pa po yan. Kumbaga, pinino lang para alam natin kung ano yung dapat natin tanggapin. Sabi nila, wala naman yan sa scripture. Hindi naman daw nasulat yan. Kaya nga tayo may tinatawag na oral tradition, di ba? Correct. Sabihin kinuwento. Di ba? Hindi, kasi hindi naman lahat pwedeng maisulat. Di ba? Minsan, hindi. Lalo na nung panahon nila noon, very challenging. Di ba? Ang pagsusulat, hindi naman talaga lahat marunong na magsulat. Di ba? Kaya nga si Matthew, di ba? Siya talaga. Bihira lang yung mga katulad ni Matthew noon. Yung mga talagang marunong magsulat. Kaya merong oral tradition ang simbahang Katoliko, yung kinukwento sa mga una naging mga Christian. Uy, ganito, alam niyo ba, si Mama Mary inakyat yan, di ba, yung mga ganun. So yes, and even our images, di ba, yan yung unang tinitingnan ng mga tao, especially during the Middle Ages, na laganap yung illiteracy, hindi makakabasa. Yes, lang. Oo. Walang access sa Bible kasi hindi pa naiimbento ang printing press. Ang wala hirap nun. Paano ka maka-access nun? So tumitingin sila sa mga images. Ah, ito pala yung nangyari sa Blessed Mother. Ganto pala yung nangyari during the yung tinuturo na Immaculate Conception. Ganto yung nangyari sa Gospel of John. Ganun sila mag-aral. So kumbaga, there are things na, of course, makikita natin on scripture, but we should not disregard as well the tradition and the teaching authority of the church. Na hindi gawa-gawa. Yes, it's not invented. May basihan po ito. Kasi, yun nga, yung ako mismo, nakita ko yun, nasaksihan ko yun, nung pumunta, na karoon akong chance na baka visit sa Turkey 2017, I think. Yung meron doon place sa Turkey na I forgot, Cappadocia ata yun. Yung may mga kuweba doon. So yun, that time is parang persecution ng mga, kasi malapit lang Israel sa Turkey, kumbaga na 'di ba doon nga napunta sila Paul, 'di ba? Nadaan siya doon, pati si John. Diba? So, meron doon mga kuweba na pinagtatago ng mga early Christian. Makikita mo talaga doon sa mga cave, may drawing. May mukha ni Mama Mary, may mukha ni, alam mo si Mama Mary yun, di ba? Itsura. May mga mukha ng mga disciple, apostles, di ba? So, yung kumbaga pag ikaw mismo makapunta, makikita mo buhay na buhay talaga na itong paniniwala natin bilang isang Katoliko, di ba? Na historical, na talagang merong basihan. Pinag-basihan. Devotion natin yun. Di ba? So, pinag-dinig na ng isang tao. Oo. Nagkulong lang sa kwarto. Ito ang katotohanan. Diba? Parang ang labo nun, di ba? Parang anong basihan nito, di ba? Kung ikaw sigurista sa kaluluwa mo, talaga ba? Parang, di ba? Walang basihan eh. Hindi mo alam saan ang galing authority niya eh. Diyos ba talaga nakausap niyan? O yung isa? Imagination niya. Oo. Di ba? Kumbaga, ako katulad ko, kung ako magkulong sa warto, pwede na mag-invento ng ano mo, di ba? Parang ganun. So, yun, may madadagdag ka pa bro sa mga sinabi ni Cristiano in Lababo. Siguro, regarding about bodily blessed assumption. Matter. Oo. Yung bodily assumption na inakyat si Maria, kaluluwa, tsaka yung kanyang katawan buong-buo sa langit. Well, while there's no direct scriptural reference regarding this,
we can read people sa Bible na inakyat bodily and soul sa langit. Like si yung father Elijah. Ni, ano, si Elijah and of course yung father ni Noah pa. Inakyat yan body and soul sa langit. So, siyempre, ilagay mo sarili mo, common sense. Kung si Jesus, he can save the thief on the cross, kung ang Diyos kaya niyang iakyat bodily and soul sa langit, sila Elijah, kay father ni Noah, bakit si Mama Mary hindi pwede? Anong exception? Eh, samantalang ito tumunod din to sa kalooban ng Diyos. Parang, bakit? Why? Of all people, bakit magiging exception si Mary dito sa standards na to? So you see, tama. Sa Bible kasi, hindi ibig sabihin na wala letra for letra, wala yung essence. Diba? You should look for the essence as well of these teachings para makita mo ang teachings ng simbahan natin, wala yang tinatamaan sa katuruan po ng ating banal na kasulatan. Yes. Actually, ang dogma ng yung sa assumption nga, yung paniniwala sa assumption, naniniwala talaga tayo dyan. Nabasa ko pa nga yung libro ni Father Donald Calloway that even Saint Joseph ay assumed into heaven. Di ba? Pero hindi lang official teaching yung sa ating mga Katoliko. Pero ako, naniniwala din ako na tingin ko inakyat din yun sa langit. Di ba? So, kasi kung tatayin niya yun eh, di ba? Yung parang, hello, yung nanay tatay mo, pababaya mo, di ba? So, kaya, I believe na they are in heaven, body and spirit. Diba? What a gift, what a privilege talaga. And hindi naman kasi, and para sa akin, di ba? Parang reward nila yun sa ginawa nilang obedience, sa ginawa nilang pagtanggap bilang isang magulang as a human mother and a father to Jesus. Kasi mahirap ang pinagdaanan nila, di ba? Hindi madali. Yung imagine mo na lang, di ba, yung mga sacrifices na ginawa nila nung ililigtas ni yung mag-ina niya, si Joseph, di ba, pupunta ng Egypt. Ang layo na, Diyos ko, lalakari mo lang. Diba? Grabe yun. Tsaka wala pang ilaw nun. Na-imagine nyo yung senaryo. Tsaka ang daming mga wild animal nun. Mga thief sa daan. As in, di ba? Eh, malamang. Di ba ng panahon nun? So, grabe yung pinagdaanan nila. So, and yun nga, lalo na nung si Mama Mary, di ba, nung papako na si Jesus, ang hirap nung yung nakita niya, nasaksihan niya and everything. Kaya nga palaging, di ba, sa Bible, parang Mary always kept this in her heart. Kumbaga, di ba? So, parang yun pa lang, ano na yun eh, oral tradition yun eh. Kasi di ba, nilagay niya sa puso niya, hindi niya sinulat. Pero sa puso. Kasi kukwento niya. Oh, di ba? Oh. So, yun, di ba? Parang grabe. Kaya sobrang yung paniniwala natin bilang Katoliko ay lahat to ay may basihan, may foundation, historically, and biblically, and lahat, di ba? So, kung pwede lang talagang tumayo yung mga yan ng pagsabi, uy, mag... di ba? Yes. Parang sumigaw sa langit, uy, mga, parang, ito nga yung ano eh. Yes, so, correct. Yun lang. So, may madadagdag ka pa, bro, before we end. Kasi, lastly naman doon, parang nag-advise siya what Jesus said about prayer. Well, wala naman tayong angal doon.
pray in humility, yes, tama siya. When he said that in humility dapat tayong magdasal as written in Matthew 6, chapter 6 verses 5 to 6. And of course, affirmed by the Catechism of the Catholic Church, number 2559. So, walang bangga sa scripture at catechism. Ikalawa, there's no need, ito lang, aangal ako dito. There's no need for repetitive praises. Ginamit niya Matthew 6, verse 7 to 8. Contextually, what Jesus is against are vain repetition. Walang kabuluhang paulit. Walang kabuluhang dasal. Yes, not the actual repetition of phrases itself. Kasi kung yun yung inaangal nila, the Book of Psalms itself contains repetitive phrases and hymns used by the Israelites and early Christians to give praise to God. So kung inaangalan mo yan, sinasabi mo na bawal ang repetitive phrases, ipaban natin ang Book of Psalms sa Bible. Gumawa tayo ng sarili nating canon. Itatamakan yun eh. Even Jesus at the cross, sabi niya, Eli, lama sabachthani. Psalm 22. O diba, ano ba yun? Naulit ba yun? Memorize ba yun? Yes. O, tapos saka sa Book of Revelation, yung mga angel, paulit-ulit ang kanilang mga dasal. Holy, diba? Holy is the Lord God of mine. Paulit-ulit yan, the cherubim. So, ano, it's not the actual repetition. Okay, but the vain repetition, huwag nating gagayahin yung mga pagans. Paano ba mag-pray yung mga pagans? For example, yung mga Buddhist and Hindu nakamantra, Om gate gate para gate para. Ano ba ibig sabihin ng mga yun? Diba? Tama. Those are vain repetitions. Pero pag pray mo, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, vain repetition pa yun. It's biblical. Biblical prayer yun. Paano naging vain repetition yun, yung mga ganun? Saka lumang tugtugin na yun, yung ano nila na paulit-ulit na dasal, di ba? Yung rosary. Nako. Di ba nila alam that the mysteries of the rosaries are based on scripture? Yes, biblical so, yun. Bakit against ka dyan? Ayaw mong, sabi mo, hindi nagbabasa ng Bible ang mga Katoliko. May rosary kami eh. Buong buhay ni Kristo, minimeditate namin nandoon. Sa rosary. Ito yung vain repetition. Basahin nila to. Ayan, no? Itong champion of the rosary. Maintindihan nila yung, ano, di ba? Yung ano, paniniwala. Kasi, kung paninindigan nila yung paulit-ulit na dasal, huwag na sila mag-praise worship every Sunday. Kasi paulit-ulit sila dun, di ba? Lyrics na. Mga lyrics na. Ulit-ulit din naman. Anong problema natin? Diba? Saka sila nga ganun ginagawa nila, hindi natin sila pinapakialaman. Eh, bakit kayo pagka nag-Hail Mary kami, pinapakialaman nyo kami? Diba? Tama nga. Saka may napanood nga ako, grabe. Yung, iwan ko, may pastor, may jacket pa. Hinagis niya yung jacket. Yung mga bata, parang ano, parang alam yung spirit, eh, parang hindi na, parang sa Diyos ba talaga yung spirit na yun? Yung parang, alam, yung mga nakukorye-korye. Hindi maganda eh. Parang may nakita ako, parang Holy Spirit daw yun, tapos yung mga bata nag-iiyakan. Tapos, nung binato ng pastor yung, ano, yung parang cloak niya, nagtumbahan, parang, ano ba yan? Actually, bro, even on Protestant circles, dinedebate yung mga ganyang manifestations kasi some pastors say that it's a sign of demonic manifestation. So, medyo ingat tayo sa mga ganong practices. I'd rather pray the Hail Mary at saka yung mga memorized prayers kaysa maniwala ako sa mga hagis-hagis na yan. Yes. Kasi doon pa lang, ano ba, fruits of the Holy Spirit? Yes. Diba? Joy, peace, love. Eh, makikita mo, umiiyak. Nasa enjoy, eh. Ano dyan? Sabi yung tears of joy. Eh, Diyos ko, grabe. Yung isang talagang kagulgul, kala mo, namatayan. Eh. Parang, ano ba yan? Parang, ewan ko. Tsaka ikaw, madidiscern mo din naman, eh. Diba? Kung makikita mo, diba? Kasi makikita mo talaga kung it was holy. It will imbibe on you. It will, ano eh. Parang ma-absorb mo yan. Kasi, ano tayo eh. We have ano, di ba, parang mga energies, parang
connected tayo eh as a human being, 'di ba? Interrelational tayo mga tao. So kung ano 'yung nararamdaman mo 'yun eh. 'Di ba? Parang we are in spirit din tayo eh. So yung energy na binibigay nung ano, baka hindi mo madedeny na hindi 'yun galing sa Diyos. 'Di ba? Yes, correct. So syempre, 'di ba, kung ikaw nga lang makaharap ka ng very holy person, ramdam mo na eh. 'Di ba? Yes. O nga, makita mo si Pope Francis, ramdam mo na eh, 'di ba, yung aura niya eh, malayo pa lang. So 'yun. Kaya talagang sa mga nanonood natin mga kapait, 'di ba? Talagang 'wag tayo basta-bastang maniniwala at lagi nating alamin at i-clarify, 'di ba? Yung mga information na nababasa natin. Hindi porket parang bibigyan ka niya ng kung ano nung reference, ang habang explanation, iimbisin ka, ay yun na yung na. Ano, totoo. Diba? Minsan dinadaan lang sa ganyan yan eh. Nakala mo very intellectual yung pag-explain. Pero isipin natin, alamin talaga natin kung saan yung pinanggagalingan nun eh. Diba? Yes. So, kaya nga mahalaga na ito, yung mga katulad ni Brother Lors na nandyan, andang sumagot sa mga ganyang paninira sa ating mga Katoliko. Kaya mahalaga din na we really need to study and magtanong sa mga credible na tao pagdating sa mga ganyang paninira sa atin mga Katoliko. Kaya talagang hindi tayo ihinto na magbigay ng information sa ating mga ka-faith. Lalong-lalo na, 'di ba, pag sinisiraan na si Mama Mary, 'di ba, our Blessed Mother. And kumbaga grabe, sobrang bait talaga ni Mama Mary sa mga taong 'to, 'di ba? 'Di ba, sa mga talagang ano eh, she was so patient on them. 'Di ba? Parang siguro iniisip niya na magkakaalaman din tayo sa second coming. Parang maybe she's also praying for them. So kung ayaw niya na nagpe-pray kami kay Mama Mary, huwag kayong mag-alala, pinagpe-pray niya kayo. Mako-confirm kayo balang araw. Sana lang huwag mahuli ang lahat. Tama. Magugulat kayo that Mama Mary will fight the dragon, 'di ba? So, yun lang bro. So, meron ka pa bang any message sa ating mga ka-faith before we end? Yes, so kung halimbawang ma-shaken man ang inyong mga faith regarding this matter about Mary, kami nababasa kayo kanyang opinions on Facebook or any other platforms online. Remember that we as human beings, hindi natin kayang mahalin si Mama Mary greater than the love of Jesus na meron siya para sa kanyang ina. Yes. What we do kay Mary, we honor her, we venerate her, but we never worship her as God. Never. Hindi siya mas mataas. He is also a created being. It's just that God elevated her to a special status. We regard her as the queen dahil kanyang obedience at example. Tularan natin siya and ask for her intercession. It's very powerful. Subukan po ninyo. Yun lang. Yes, yes. Ako, personally, sa buhay ko, ang dami kong manifestation and mga answered prayer na talagang I believe na dahil yung kay Mama Mary sa dasal niya, talagang sa buhay ko mismo na-experience ko siya na she was really alive, di ba? Hindi naman syempre nagpakita sa'yo pero ramdam mo eh. Alam mo yung ramdam mo na yung motherly love ng isang ina. And of course, yung mga conversions, di ba, from those nagre-pray ng rosary. Of course, alam mo na galing yun kay Lord, nasa Diyos yun kasi may nagbabago ng buhay. Conversion, may fruits. Kasi kung ano eh, kung mali ang rosary, di ba? Ilang taon na ba yan? Di ba? Sobrang tagal. Noon pa, ginagawa na yan. Kung mali yan, hindi yan magtatagal until now. Di ba? Kung ayaw yan ng Diyos,
Wala yan ngayon. Mawawasak. Nandito pa din eh. And saka ang daming fruits. Ang daming conversion. Ang daming... sobrang dami, di ba? So, doon pa lang kita-kita mo that it was kay Lord talaga yan, di ba? Sabi nga, if God will bless you, He will not put curse on it, di ba? So, yes. Alam mo na sa Diyos yan. Kasi, maganda yung, ano eh, yung nagiging resulta eh, yung mga fruits niya eh. So, yun. So yun lang bro, so, and invite mo din pala sila bro sa inyong online prayer community. Yes, kung gusto niyo po talaga na lumalim ang inyong Marian devotion, that's why I'm very affected by this because Marian devotion yung ano namin, ginagawa namin. Please like yung aming Facebook page, The Knights of Immaculata Online Prayer Community. Para po, sabay-sabay po tayo, manalangin po tayo ng Santo Rosario at palalimin natin ang debosyon natin kay Jesus sa pamamagitan ng ating mahal na inang si Maria. Amen. So again, maraming salamat kapatid, ating ka-brother na si Brother Lors sa iyong mga insight and sharing and blessing us with your knowledge about our Blessed Mother. So, yun lang bro. Thank you and God bless and sa ating mga ka-faith. So, sa susunod ulit. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here. And today, I will officially launch my online store sa Shopee, which is Adrian Milag Store. So, dito sa online store na ilo-launch ko, dito I will cater different religious images and materials that will promote and propagate our Catholic faith. And especially yung devotion natin sa ating mahal na ina, kay our Blessed Mother. At dahil dyan, dahil kakatapos lang ng feast day of Our Lady of La Salette. Okay, 175 years nung simula nagpakita si Mama Mary sa France. Kung nakikita nyo, obviously, di ba, nandito yung images ng Our Lady of La Salette. Ito yung pagpapakita ni Mama Mary sa dalawang bata sa France. Very moving din yung naging story dito ng private revelation na to. At ito ay approved by Vatican. Legit to, kaya nga sineselebrate natin to eh, di ba? At dahil dyan, ito yung mga item na una nating ibebenta sa ating online store. And mga ka-faith, di ba, alam naman natin bilang Katoliko na itong mga religious images na to at katulad nitong Our Lady of La Salette ay hindi natin to sinasamba, hindi natin to ginujos-josan, okay, na which is ito yung paratang sa atin ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Itong mga religious images na to ay ito ay para mga picture, okay? Obviously, alam naman natin na si Mama Mary yan, di ba? Itong mga images na to, ito yung nagre-remind sa atin na sila ay talaga nabuhay dito sa mundo. E sila yung mga role model natin bilang isang Katoliko na how to follow God, how to follow Jesus. Di ba pag tayo ay may isang taong pinaparangalan, di ba meron tayong gustong mga taong alalahanin na naging very significant sa buhay natin, ay syempre gusto natin na meron kang picture nun or meron kang something na bagay na nagpapaalala sa atin sa kanila. At ito yung purpose ng mga images na katulad nito. Dahil doon ay nire-remind tayo, pinapaalala sa atin, di ba yung naging buhay nila dito sa mundo. Katulad ni Mama Mary, di ba? Every time na nakikita mo siya, it remind us of her humility na gusto natin maging katulad ni Mama Mary every single day, 'di ba? Yung obedience niya sa Diyos, yung pagdarasal niya, yung faith niya na ito ay hindi matatawaran. Ito yung nagpapaalala sa atin ng mga taong importante sa ating Catholic faith, katulad ng Our Lady of La Salette, katulad ni Mama Mary. Okay, so mga ka-faith, if you want to avail these three beautiful images of Our Lady of La Salette, ito with kasama yung dalawang bata, ayan, and meron din yung crying Our Lady of La Salette,
Okay, ang ganda ng story dito ng ni Mama Mary, bakit siya umiiyak. So, it's all about conversion and repentance pa rin. So, soon, if i-feature natin yung naging story dito ng Our Lady of Lazalette. Ayan, crying Our Lady of Lazalette. At ito naman yung Assumption. Ayan. So, kung gusto nyo ma-avail itong mga magagandang images na to ng Our Lady of Lazalette, ilalagay ko yung link ng ating Shopee store. Okay? So, makikita nyo sa taas or sa baba ng video na to, ilalagay ko yung link kung saan nyo pwedeng ma-avail itong magagandang images ni Mama Mary. Mga ka-faith, I hope na i-support natin itong ating online store. Thank you and God bless. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi ka updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo ding kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.